Sige, si Sir Ruben Bautista andito para makausap yung kanyang misis at maiayos na daw po yung kanilang hidwaan. Mm. Talagang hidwaan, ano? Away. Oo, okay. Parang may World War II atang nagaganap sa kanilang mag-asawa at gusto nila maayos yung kanilang pagpapartihan na conjugal sa kanilang mga naipunan. Partihan na ibig sabihin, hiwalay na to. Pagpartihan, pag-usap. Akala ko pa naman pagsusunduin, pag-aayusin kayo ni Idol. Gusto niyo bang magkaayos? Sir, o magkakahiwalay kayo magpartihan na? Sir, babati ko muna po. Magandang hapon po sa inyo. Idol na idol ko kayo. Kaya you, naglakas lang po ako. Humingi na lang ng tulong sa inyo. Sige po, sir. Hindi ko lang po makausap yung asawa ko tungkol dyan. Sa mga, dahil yun pong aming property doon, sila na, meron na siyang kinakasama doon na silang nanamamahala. Hindi na rin po ako. Ahalag na ba yung kasal nyo? Hindi pa? Hindi pa po. Hindi pwede. Ma'am Margarita, maganap po, Mrs. Yes, Bautista. Good afternoon po. Mrs., andito po si Mister. Oo. Gusto ko lang kausapin. Sir, kausapin mo na. Gusto lang kitang makausap tungkol na ganyan. Hindi pwedeng ganyan lang na lagi na lang... Di ba, nagdemanda ka na dismiss ulit. Nagpunta ka na sa NBI, dismiss nila ulit. Ikaw lang, 'di ba binigay ko na sa iyo yung bahay, nagpi-pension ka pa. Nagbigay ka nga ng bahay pero ayaw mo namang ipabenta. Ayaw mo sa akin na ayaw mo pirmahan dahil alam mo consent 'yon. Paano mo sasabihin ayaw ko, ibinigay ko na ngayon? Ibinigay mo na nga pero hindi mo pirmahan. Anong ibig mo sabihin? Ay, 'di ba sabi ko sa iyo, sabi mo noon 500,000 ang kukunin mo sa ano ko. Tapos itong pahuli, 200. Mali. Ngayon, inaalok mo akong 1 million won para kalimutan kita at pumirma ako ng waiver na lahat ng yan property, wala na akong pakialam, kaya tapos pati ang relasyon nyo. Ganito. O sige, ako naman pwede. Ganito. O pwede. Kaya ako sinabing ganito na akin, di ba sabi ko ilo-loan ko dahil pina-appraise ko yan ng banko ng 1.8. Ngayon sabi ko ilo-loan ko, ang sabi mo kukunin mo lahat, ako ang magbabayad. Ang sabi nyo ay 1.1. Bakit maging 1.8? Ako ang nagbayad, ako ang nagpagawa ng bahay na yan. Tapos sabi ko, yung bahay na yan ay kinuha ko sa banko, no, ako yung nagtatrabaho pa. Kinuha ko yung sa PNB. Okay, sige. Tinuloy mo na lang yan at natural. Ayusin mo dahil ikaw ay nakatira dyan. Walang problema doon. Dahil di ba sabi mo, ipagawa mo, pinagawa ko. Bayaran kasi natural, pagawa mo dahil tayo ang nakatira dyan eh, ikaw pati. Yun ang gusto mo, di ba? Magandang bahay. Kaya ikaw nagpapagawa. Siyempre lahat ng pamimera ay pinahawa ko sa iyo. Sorry sir. Lahat ng pera? Lahat ng pera ng ating pinaghihirapan na ganyan. No, excuse me, Mr. Bautista. Wala kang kahit isang binigay sa akin. Magkano sinasahod mo, hindi ko alam. Magkano ang niretar mo, hindi mo alam. Anong sabi mo? Magkano naman ang binibili ko lagi tuwing isang linggo, pangangailangan ninyo? Natural! Alangan naman! Ano naman yun? Magulang ko ang nagbibigay. Noong mga panahong yung naghihirap ako, siyempre inaano ko yan. Binabalansin ko rin ng kaunti kung kinikita. Pero ngayong kumita ka na. Sir. Hindi, sandali, ma'am, sandali. Opo. Hindi kayo magkakaintindihan kung sabay-sabay kayo nagsasalita. Opo. Sir, pagbigyan din natin magsalita si Mrs. Sige po. Hindi po pwedeng pareho na yes, kayo nalang palagi. Sorry po, sorry ma'am, sorry sige po, ma'am. Magpaliwanag okay ko kay ma'am. Sige, sir. Nagputa pa ko ng negosyo ng battle dahil sabi niya magre-resign siya. Nagputa pa ako. Hindi po na-dismanage po niya yan, sir. Wala pong nangyari. Sabi niya, papuntahin mo ako sa abroad. Pinapunta ko rin, sir. Umuwi din po siya. Ngayon, kung ang sinasabi niya, sa pinot-up kong negosyo, may pera siya. Sabihin niya sa akin kung magkano. Hindi ko po pinagmamalaki ito, sir. Dahil ito ho, hiram po lang sa Diyos. Wala po akong pag-aari. Ang gusto ko lang, sir, may ayos. Pero alam niyo po, sir, yan, sir, pag pumupunta sa akin, may dalang pulis. Pinabarangay niya ako, pero anong sabi ng barangay? Huwag kang pupunta, ma'am. Dahil hindi namin sakop ito. Kung pina-NBI niya ako, sabi ng taga-NBI, ma'am, hindi ka naman kriminal. Dinimanda niya ulit ako, sir, dahil nagbenta ako ng property, anong sabi ng anak ko, pirmahan mo na, mama, total ikaw naman ang bumili. Pinababayaran niya yung apelyadong ginamit ko, pinababayaran niya lahat ng pirma niya, anong sabi niya sa sekretary ko, hindi ko pipirmahan yan kung walang bayad. Nasaan ka, sir? Pulis na utak yan. Gamitin niya sa maayos kung may pinag-aralan siya. Ako hindi, never akong nag-gabol. Kung conjugal ito, sir, willing po ako. Pero, nasaan ang binigay niya na sinasabi niya? Nag-retire sa sir, hindi po alam kung magkano. Anong sabi niya? Wala daw akong pakialam.
Ngayon, kung pera ko, pera niya. Pag sa kanya-kanya, nasan ka? Sasabihin mo ba sa asawa mo, dapat ka lang nakawan, dapat mo akong pasweldohin. Okay. Sige, sir. Ngayon, makasigit naman po ako. Ma'am, ba't ba kayo nagkahiwalay? Binabarangay ko po siya, sir. Hindi, teka muna, bakit? Hindi dahil po siya ay meron na siyang kalaguyong iba. O ano? Tatanggi ka? Bakit hindi kita ibababarangay? Ay kung ano-ano nakikita ko sa iyo. Ayan ngayon, kinakasama mo yung lalaki mo diyan, kayong dalawa nang namamahala diyan. Nagawa pa kayo ng nakawan diyan, na pinagbibintangan niyo ako? Hindi, ano bang pinag-ugatan ng pinakaaway niyo talaga? Sir, ganito po 'yan. Nagsimula kami noong 2015 nang medyo nagkakaanuhan na kami. Dahil may nahahalata na ako sa ginagawa niya. Nahahalata ko nang siya ay may lalaki. Ang lalaki niya po, yung kanyang dati daw niyang boyfriend yun. Yan po, ano, pinadadal mo pa sa abroad yung ano mo, kasama ka, marami ako ritratong magkasama kayo sa abroad. Bakit okay. Hindi ako magagalit? Tapos sasabihin mo ba, baligtarin mo pa yung kapirahan na yan, natural. Nung ako ginagastos na ganyan, ginagastosan kita. Sir, sandali pa, pagdating kasi sa mga party-partyhan at narinig ko mga milyones, labas na po kami dyan. Actually, sir, wala namang milyones eh na pinaghahatian. Dahil ang sabi ko yung sir, kung ako may talaga ay may loko, lahat ng binili kong property na wala siyang binigay na pera, kasama pangalan niya is spouses. Pero, tukdulan na ikaw, sir, ang murahin sa harap ng trabahador ko, hindi ko po kayanin yan. Pupunta yan sa tindahan, sir. Dinuduro niya lahat ng mga tindera ko. Tanong nga, magtanong ka kung sino magpapatunay na dinuduro ko sila. Okay, fine. Sir, pumupunta ka doon, hindi ka nakikipag-usap. Iisang ugat nito, ano? Nanlalaki ka. Ay, hindi ako nanlalaki. Sabi ko, prove mo eh, dinismiss nila. Sino nga nakatira dyan sa bahay na yan? Ang dami nagsasabi, hindi lang kita maihabla dahil... Sinabihan mo akong tatagtarin mo ako, anong akala mo sa akin? Kung mautak ako pero hindi ako lumalaban. Lumaban ka ng patas, ibinigay ko sa'yo yung bahay, pinaupa ko para mayroon ka. Anong ginawa mo, yung pension mo, dinamsam mo. Hindi ka naman talaga marunong kahit kailan. Ngayon mo lang sinasabi yan dahil meron ka hindi ka kinuha mo yung asawa mo para protektahan yung mga ano mo. Ayaw kong makipag-away sa'yo. Never since na nakikipag-away ako sa'yo. Sabihin mo pang ano? Okay, sir, excuse me. Ma'am, excuse me. Sir Ruben. Opo. Nagpa-NBA ka na pala, nagdemanda ka, na-dismiss yung kaso. Kung gusto, sir, makinig ka muna. Yung sinasabi mong meron siyang kinakasama, alam mo kung paano gagawin yan, nakikinig naman si Margarita, tiyempuhan mo. Okay? Tiyempuhan mo na sila ay magkasama, na sila ay may ginagawang milagro, may kasama kang pulis, hawak-hawak mo yung marriage contract ninyo, then, pag nahuli sila sa akto, kulong pareho. Now, last word. Gusto mo makipagbati o gusto mo makipag-away o meron kang gusto sabihin kay Ma'am Margarita? Kasi kung sinasabi mo na... Wala. Hindi mo na ako mapapaano. Sa lahat ng kung sinasabi mo... Kahiyan, sige, pagsalitain mo muna ako. Gusto mo ako magbibimwaksak? Kung sinasabi mo na yung bahay na sinasabi mo, ibinigay mo na sa akin, bakit ayaw mo pirmahan? Ay ipagbibili ko na at nang manahimik na ako doon, hindi ko na kayo aabalahin. Yun naman ang pangako ko sa'yo yun ah. Ibigay mo lang pirmahan mo at hindi ko na kayo aabalahin. Diyan na po ako sa Batangas po ako nakatira ngayon eh. Nakikitara po ako kung saan. Dahil wala nga po, hindi na po ako makauwi doon. Idaan niyo po sa korte. Mapipilitin siya pirmahan niyo. Kasi una-una, mag-file ka muna ng kasal kayo, di ba? Opo. Mag-file ka ng annulment. Tapos doon sa annulment na yan, isama mo na yun sa reklamo na yung property niyo gusto mo i-dispatch siya. Ang sasabihin ng korte, sige, hati kayo dyan. Magpipirmahan sa harap ng judge, mapipilitan na siya. Kasi ang judge na mag-utos. Kasi pag judge na o korte na nag-utos, no choice siya. Okay, sir? Yes, sir. Ganun na lang. Okay? Ma'am Margarita? Yes, sir. May gusto nga sabihin kay Sir Ruben? Ano po? Hindi na, sir. Hindi ko gustong kausap yan kahit kailan. Pumunto na ako sa hindi ko na gustong kausap. Dahil noon, sir, nakikipag-usap ako nung sabi niya sa akin, hindi kita kausap, pangit ka sa harap ng maraming tao. Kung ba't lahat ito? Na ng kahihiyan na ano ko na, sir, ayoko lang na madamay ang pamilya ko. Pero, sabi ko, sir, pag sawak sa ako dahil sa ginagawa niya,
anak niya ang tumatanggap sing may pumupunta. Okay. Sir, bakit po tawagin na pangit si Margarita? In the first place, bakit po siya pinakasalan kung pangit siya? Huwag ka noon. Yan po naman ano lang ng mga taong galit. Ah, okay. Yan lang po. Huwag kang gumagalit ng ganung salita. Masakit nga yun. Buti nga hindi ka, buti nga si Margarita hindi gumaganti at tinatawag ka ng kung ano. Ma'am Margarita, pag nag-away ba kayo, wala kang ginagamit na masakit salita sa kanya? Hindi, sir. Iniiwan ko siya. Sumasakay ako sa sasakyan ko hanggang binabato niya dahil ayokong makipag-away sa maraming tao. Oh, magsabi ka ng totoo, madam. Oh, ito, tinatype. Meron ka raw alam na sikreto ni Ruben, Ma'am Margarita? Magsabi wala akong alam. Basta ang sinabi ng pamangkin niya, silahit siya. Patunayan mo, ah. Wala naman po siya mapapatunayan sa akin. Ano sabi ng anong sabi po ng pamangkin? Pasensya ka na, tita. Lumabas lang pagkasilayas ni tito. Dahil mas madaldal yan sa akin, sir. Ako, tinuruan kaya, na lang niya ako na maging ganito. Okay. Ako sa rin mabait ako. Kaya po niya ako tinawag na sila, si madaldal daw po ako. Okay, sige. Ganito na lang po, Sir Ruben. Yung itinuro ko sa'yo, gawin mo para, di ba? Matsyempuan mo siya. Yung gusto mo mangyari. Parang hindi na po ako makaasa ng assistance ng Santa Barbara. Sir, tutulong kami. Pero ang una mong gagawin, first things first, is surveillance mo. Ikaw nang gagawa noon. Opo. Okay, kapag alam mo na nandun na sila lalaki, magkasama sila ni babae, then tawagan mo kami, tatawag kami sa PNP, sabihin ko tulungan si Ruben, re-ready yung bahay. Or chechempuan sila. Pwede po ako pumasok doon? Pwede. Oo, hindi ka pwedeng kasuhan ng trespassing. Kasi last time pumunta ako. No, sir. Hindi ka pwede. Makinig ka. Ako lang magsalita. Kapag halimbawa, na-chempuan mo, nakita mo nandun yung sila lalaki, o hintay mo hanggang hating gabi, oh, siyempre, masarap ng tulog nila. May ginagawa na sila. Then, tawagan mo kami. O, din ngayon, tatawag namin yung police. Tarating mga police. Pasukin mo yung bahay. Sirain yung pinto. Bahay mo yun eh. Opo, opo. Ikaw ang sisira. Siyempre sabihin ng police, ikaw yes, sisira. Sir, opo. So, gibayin mo yung pinto. Basagin mo yung salamin. Force entry, okay yun. Dahil bahay mo yun eh. Yes, sir. Pero patunay mo sa iyo yun. Ay, kasalaman talaga kayo. Once nasa loob na kayo, na-champion sila, o di, huli. Gets mo? Opo, opo. May karapatan ka. Pwede kang pumasok anytime. Okay. Ma'am Margarita. Hello, sir. Nakikinig ka naman sa sinabi ko. Tama yung advice ko, di ba? Tama rin po. Pero kailanman, sir, hindi ko siya sinaraduhan. Natural lang na nilagyan ko yan. Nilagyan mo ng susi. Huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang. Nilagyan mo ng susi. At alam ko, nakabantay kayo. Yung opisina. Siyempre, sabi ko, may kukunin lang akong dokumento. Ayaw mo akong papasukin. Anong dokumento? Huwag kang magsabi. Huwag kang magyabang. Ibigay mo kung anong kunin niya. Sinungaling ka, nakapasok ka. Ikaw ang sinungaling. Mapapasok ko lang yun dahil tindahan yun. Pero yung mga ano, yung mga anak mo, huwag mong gamitin sa ganyan. Hindi ko sila ginagamit. Kawawa ang mga anak mo. Kristiyano ka pa naman. Dapat maging halimbawa ka nisang maganda. Tama ba kasama mo mga anak mong dalaga sa isang may kasama kang lalaki? Kung ako ang maiinis sa'yo, sa isang kwarto? Kita sa DWD sa Waksa, ipakukulong kita. Pero anong sabi ko sa mga anak ko, hindi ko gagawin yung tatay nyo pa rin. Ikaw ang loko. Pag-ipasa, wala kang pinag-anak. Bibigyan kita ng text ng mga anak mo. Kung paano nila tinitreat ako ng mga anak mo, sasabihin mong galit sa akin ng mga anak ko, bibigyan ko sa iyo yung text mo. Natural, alam nga naman sabihin kung magalit sila, itatay ka nila. Papa, wag na nating intindihin si Mama. Okay. Hayaan mo na silang tatlong magkasal. Okay, sige na. Sige po. Paano kung may susi lang may susi? Ha? Sila po may susi. Ah, pwede kong gibain. Gibay, bahay mo yun eh. Opo, opo. Siyempre, pag bahay mo, pwede mong gibain anytime. Sino magdidemanda sa'yo? Hindi kanya pwede idemanda dahil bahay niyong pareho yun. Maliban na lang kung meron siyang kinuhang annulment na ipile at habang may annulment case, meron ng settlement sa korte na magkahiwalay muna kayo ng bahay, wala pa naman ganun, di ba? Wala pa naman po. Wala pong dumarating sa akin notice. Sige. Anong mensahe mo kay Mrs.? Hindi ko naman hinahabol ang ano mo, ang mga, yung sinasabi mong ari-arian mo na ikaw ang naghirap. Yan ang lagi mong sinasabi sa akin eh. Ikaw lang ang naghirap ng reality niyan. Ako habang nagtitinda ng tindahan natin, pinababayaan kita. Pero hindi ko hinahabol yan. Ang hinahabol ko lang sa'yo, yung isang maliit na bahay na naipundar ko sa bangko, bakit ayaw mo pang ibigay? At mananahimik na ako sa amin sa Batangas. Ano bang trabaho ni Mrs. ngayon? Real estate po siya. Kayo po? Retired po ako sa PNB. Ano po kayo sa PNB dati? Sa bank, ano lang po ako dun sa new accounts. Paano kayo kagustuhan ni Mrs.? Paano mo siya nakilala? Nakita ko po siya doon, nagtitinda po siya ng raffle doon sa PNB sa Escolta po.
Ah, doon kayo nang gusto. Doon po kami nag-first meeting. Okay. Nagtitinda siya na palapol. Yes, sir. Tapos? Yung pinapahingahan po niya sa third floor, doon din po ako nagpapahinga. Okay. Nagka-uy-uyan po yung uy-uy. Ko alam po sino nag-develop sa amin dalawa. Oh, nilapitan mo siya. Paano mo siya in-approach? Eh, medyo ano po, pero parang eye-to-eye contact na lang na. Oh. Parang. Tapos, ano sabi mo sa kanya? Ay, siyempre po, yung sinasabi ng mga ano, halimbawa, pag-usapan naman yung sweetness nyo, mangyayari yung away, tapos naiaway ngayon. Apo. Paano naman yung ano approach mo sa kanya? Dinadalaw ko sila sa kanila. Minsan napunta rin siya sa boarding house ko. Hmm. Pero ako po, since na ako po yung ano po, medyo may pagka, ano sa mga gamit, siya po nung ipakasalan ko siya, nag-ipon muna po ako ng bahay. Humulog muna po ako ng bahay sa Cavite. Para pag, nung magpakasal kami sa mayor's office, dire-diretso na po kami sa amin sa Cavite. Ilan po yung anak niyo? Dalawa po. Ilan taong kayong kinasal? Ilan taong 26 kayo? Na po kami ngayon kasi ang panganay namin 26. Ilan na. Taong kayo ngayon? 62 po. Pero nung magkita 52 kayo? 52 lang po siya. Ilan taong siya nung makilala mo siya? Ay, ako po yung 33 eh. Tapos siya? 23 siguro po. 23, 10 years difference nyo? Yes, sir. Oh, eh bakit medyo matanda ka na nung magpakasal? Medyo nag-ano muna sa mga magulang. Ah, playboy ka ba? Marami kang chicks noon. Hindi naman siya. Hindi ko sino lang. Oh, lang po, may naka-relasyon din na ng chicks, pero... Chicks. Pero ada lang po naman. Mga... Siguro hindi pa siya. Ang naging tunay kong, kumbaga, soulmate ko talaga ay siya. Nagka-problema lang po nung makakita siya. Nangyari lang po yan nitong 18 years old pa lang yung anak ko. May nakilala kong Chinese dyan sa bangko po. Since na ako yung maraming kakilala na taga-bangko doon, siya po ang tumulong sa amin siya. Doon siya kumita ng kumita. Doon sa kanyang nakitang kilala ngayon. Pero ako po nag-endorse sa kanya. Ang lagi po sinasabi niya, ito ay kinita ko. Kinita ko lamang. So ito yung kinakasama niya ngayon na suspecha niyo? Yung sa bangko na kilala niya? Hindi po, di yun, nag-reunion lang sila noong 2015. Okay. Eh, ba't niya sinasabing silahis daw kayo, sir? Siguro po, sabi niya, daldal. Oh. Madaldal lang po akong ganyan. Yun nga, nagtatawa nga ako eh, kung ano, wala po siyang maiba to sa akin, kundi yun lang. O, di sabihin mo sa kanya na, sige, na hindi ka silahis, sabihin mo. Napatunayan ko yan sa iyo, na hindi ako silahis, daldal ba ang naianak ko sa iyo? Kung lalabang ka ng personal, wag masyadong below the belt. Wag. Marami rin akong alam, pero ako, fair ako. Fair akong lumaban. Hindi ako naninira ng kapwa ko. Wag. Ay, yung pagsasabi mo yung kapitsa, hindi pa paninira yon? Ay, totoo po yun, sir. Hindi po yung paninira dahil kita ko talaga. Doon po talaga nakatira. Nakita mo? Opo. Alam nung dalawa kong anak. Anong klaseng, ano yung mga nakita mo? Sila po yung doon niya nakatira. Tsaka, yun po, mga retrato na siya, dinadala niya sa abroad, sa Brunei, dinadala niya sa Thailand, sa Koron, sa Palawan. May picture? Mayroon po akong mga picture. Ayun naman pala eh. Meron po, yan po, narito po. Eh pero hindi sapat yun, kailangan talaga matsyempoan. Yun nga po, ang kinausapin nga po yung limang abogado, Sir Arnold, na kung paano tulong ako, Sir. Ngayon po, ang lagi sabi nila, mahuli ko sa aktong tama. Nagpupumpiangan. Oh. Eh pero napakahirap pong yung isang ebidensya yun. Dahil bago pa po ako makakiyot dyan, eh siyempre po, nakapagbihis na sila o nakapag... Paano ko puhulihin yun? Yun po ang lagi kong tinatanong sa abogado. Parang unfair naman ang evidence na hinihingi pa ganun. Kaya nga, dun sa bahay, halimbawa, bahay ninyo, nandun si lalaki, madaling araw, tsempuan mo. Pwede pong, sir, ano yun ang pinto? Oo! Oh. Okay po. Please. Pero pag naroon mo sila sa loob, na miskin din naka-brief o kung naman. Pwede na yun. Halimbawa, sa loob silang kama, sa kwarto, tapos ngayon, naka-brief si lalaki, naka-panty si babae, ubat-ubat silang pareho, kahit hindi nakapatong. Pwede na yon, ebidensya na yon. Eh kung nakadamit po sila, sir. Pwede na lang, magkatabi sila. Tsaka bakit po sila nandun sa loob, hatid gabi. Kasi bahay mo yun, bahay ninyo yun eh. Oh, tapos nandun sila sa loob ng kwarto at nakahiga sa kama, magkatabi. Pwede na yon. So ngayon, magbigay ka ng warning kay Mrs. na kapag nahuli sa inyo. Oh, sige. Oh, sige, okay lang. Pero wag na wag kitang mahuli dahil pag nahuli kita, alam ko, kawawa din ng mga anak ko. Alam mo, sinasalang ka lang kung mga anak natin eh. Mga professional na sila. Kaya hindi ako nagdidemanda sa'yo ng adultery. Pero patuloy mo rin ginagawa. Huwag ka lang pahuhuli sa akin. Dahil pag nahuli kita, eh, sorry eh.
Paano ka naman nahuli mo si Mrs. na ubat-ubat tapos si lalaki ubat-ubat? Anong gagawin mo? Ay, may kasama naman yata po akong pulis eh. Oh. Hindi, dahil baka pagtulungan ako ng dalay, malalaki po yung katawan noon. Bakit malaking katawan din, Mrs.? Pa, matanda na ba o? Si Mrs., malaking katawan din? Malaki din po. Mataba? Medyo chubby po. Yung lalaki mataba rin. Oh. At saka sir, yung sinasabi niyang NBI, hindi ko po tinuloy yun dahil alam kong wala akong ebidensya, pero kitang-kita ko pong may baril. Yung lalaki. Di, hindi ko lang alam na alam kung papipiga sa akin po yung kung paano ang ebidensya eh. Eh wala po. Sige.